Matagal na daw nagkukunwari, mga kapatid, ang China, no? Na napakayaman nila, sensado sila, mga tol. Pero ito, unti-unti na daw na nahahayag sa mundo ang matagal na nilang tinatago. Kung ano man yun, mga kapatid, alamin natin mula rito kay SIA, kay Sa Iyong Araw, mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Mga Kawikaan 11:28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. People's Republic of China, ang isa sa mga pinakakinatatakutan na superpower sa panahon natin ngayon. Kapansin-pansin kasi na hinahanda na nito ang malalakas nitong maarmas, ang milyon-milyong mga hukbo na nagbibigay hudyat sa posibleng pagsisiklab ng World War III. Ang superpower kasi na People's Republic of China ay tila baga hindi matitinag dahil kapansin-pansin ang pag-angat ng ekonomiya nito na balibalita rin sa mga major news outlet. Ang problema ng mga tol, no? Dinodoktor lang daw nila kunyari yung pagtaas ng GDP nila, mga tol. Pero hindi nasusuportahan ng datos, di ba? Ngunit isang pahayag, mga kaibigan, ang itinatago ng China sa mata ng iba't ibang bansa. Ito ay tinutukan ng isa sa mga sikat na vlogger na nakatira ngayon sa China. At nakita niya na may cancer ang China. Na unti-unti nitong pinapatay ang napakalakas na superpower ng China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. China's nightmare is coming. Ito pa ang balita ng China Observer, isang news vlogging network ng People's Republic of China. Dahil pabagsak na ang ekonomiya ng China. At hindi lamang yan, pabagsak na rin ang birth rate ng China. At habang nagko-collapse ang ekonomiya nila, ay nagko-collapse din ang populasyon ng People's Republic of China. Ating mapapansin na ang foreign capital ay nag-a-accelerate sa kanyang pag-withdrawal ng napakalaking mga numero ng small hanggang sa medium-sized enterprises ng People's Republic of China. Napakarami ang mga negosyong nagtuklose ngayon sa China. At hindi lamang yan, ang mga bangko ay halos pa-collapse na rin dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansang China. Ang unemployment rate ng young people ay napakataas at nagbubble na rin ang real estate na kung saan anytime ay babagsak na rin ang industry ng real estate sa China. Dami ka makikita ang mga nakatayong building dyan, no? Kala mo talaga napakaunlad. Wow! Di ba pag nakakita tayo ng mga ganyan, mga ganito, nakikita natin masyado ng advance, ang civilization. Pero yung mga building na nakikita natin nakatayo, pag zinom mo, puro mga walang tao. At ang finances ng local government ay nasa brink ng pagko-collapse. Ang mga serye ng mga problemang ito ay tumama sa People's Republic of China na tila baga pinaparusahan sila ng langit dahil suktulan na ang kanilang pagkakasala. Kapansin-pansin kasi na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos. At dahil sa sariling kasakiman lang nila, ang kanilang pinapairal ay nagbibigay ito ng matinding sakit sa ekonomiya at gobyerno ng bansang China. Na ang higit na naapektuhan ay walang iba kundi ang mga inosente mga Chinese na akala nila ay malakas ang kanilang bansa kundi ito pala ay isang hoax lamang. Kapansin-pansin kasi sa balita rin, mga kaibigan, na napakaraming mga vlogger ang nagsasabi na mas lumalakas ang yuan kaysa sa dolyar. Ngunit aking itong ni-research ulit, mga kaibigan, at nakita ko na binabayaran pala ng gobyerno ng China ang mga vloggers para lang maipakita na malakas ang China at ang United States ay pahina ng pahina.
ginagastosan nila yon ng matindi para ano, para magpakalat ng mga maling balita. At ang problemang ito ay nagsimula noong nagkaroon ng mga series ng lockdowns ang China. Ito ay nangyari noong taong 2021 hanggang 2022. Nagkaroon ng financial crash ang bansang China na hindi nila ipinapaalam sa mga iba't ibang bansa. At makikita natin dito, nagkaroon ng overall fiscal deficit. Ibig sabihin, nasa brink ng pag-collapse ang ekonomiya ng China. Dahil bumagsak din ang kaperahan ng gobyerno ng China na ito sana ang tutustos sa healthcare, education, transportation at pagpapatayo ng mga importanteng facilities para sa mga mamayan ng China. At kung ating mapapansin, naghihirap na nga ang bansa ng China ay ang leader pa na si President Xi Jinping ay nilalaan pa nito ang kaperahan ng China. Hindi para sa mga mamayan, kundi para sa digmaan. Dahil ipinapakita ni Xi Jinping na malakas ang kanyang sandata kung sakaling mang magkaroon ng World War III. Ngunit hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang mga mamayan. Makikita natin noong 2019, ang overall fiscal deficit ay umabot na ng 5.53 trillion RMB. At noong 2022, ito ay nag-surge ng hanggang 8.96 trillion RMB na may 3-year deficit increase na 62%. Ibig sabihin, hindi na naging mas mabuti ang ekonomiya ng bansang China. Bagsak. Ito rin ay report ng China Observer. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami na mga Chinese people ang nagpapahayag ng kanilang pagdismaya sa gobyerno ni President Xi Jinping. Ngunit wala naman silang magagawa dahil ang bansang China ay under sa gobyernong komunista na walang boses ang mga mamamayan kung anuman ang kanilang inireklamo. Ipinagbawal na kasi dyan mga tol yung mga pagpapahayag na pwedeng makasakit sa damdamin ng kanilang mga leader. So hindi yung katulad ng Pilipinas na lahat merong karapatan magsalita, 'di ba? Merong freedom of speech. Diyan wala, no? Talagang yari ka diyan kapag nagsalita ka ng masama kontra gobyerno, no? So tuloy natin. Hindi katulad sa ating bansa na kahit sino ay pwedeng mag-voice out ng kanilang mga problema at sila ay tutulungan ng gobyerno. Ngunit ang China ay ibang-iba. Sapagkat kung ikaw ay magbo-voice out ng iyong karapatan, ay magiging peligro ang iyong buhay. At ganun din kung ating mapapansin, ang one-child policy ng People's Republic of China na mas mataas na ang percentage ng mga nagre-retire kaysa sa mga naipapanganak. Ibig sabihin, wala na mga Chinese na susunod sa mga susunod na mga henerasyon. Hindi, kasi overpopulation na sila eh. Diba? Sobre. Nasa mahigit 1 billion na yung populasyon nila mga tol, 10 times mas marami sa atin, 'di ba? Sa Pilipinas nasa 100 plus million, sa kanila nasa 1 billion na. Dahil bumabagsak ang kanilang populasyon at ito ay papunta sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Japan, ang unti-unting kamatayan ng kanilang populasyon. Tunay nga mga kaibigan, na sa ano rin sa Japan din mga tol, nanganganib yung ano nila, yung dahil ang baba rin ng ano nila sa mga kabataan, nangungunti na lang din. Tayo ay nasa mga peligrong mga kapanahunan. Sapagkat kapansin-pansin na wala nang tatayo na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ngayon, kundi ang bansa at kingdom ng ating Panginoong Diyos. Imagine nyo mga tol, no? Daniel 2. Kung sa buong mundo, magkakaroon na talaga ng pagbaba ng birth rate, no? Kung sakasakaling mangyari sa buong mundo, yung nangangahulugan na talagang malapit na paghukom nun kasi wala nang mga bagong ipinapanganak, di ba? So hindi na kailangan magkaroon ng panibagong ipapanganak kasi magwawakas na yung mundo pag ganun. Di ba? Malapit nang magunaw. May, ibig sabihin malapit nang dumating ang araw ng paghukom, yung ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Kung saan ay huhukuman na ang buong daigdig. Siguro mga kapatid, no, kapag nakikita ninyo, unti-unti bumababa na talaga yung birth rate ng hindi lang China, pati sa Japan nangyayari na yan.
At pag yan ay yung nangyayari na makikita nyo nangyayari na sa buong mundo at nababawasan na ang pangapanibagong ipinapanganak, ayun na. No, baka nalalapit na nga na talaga. Kasi kung imagine mo, di ba, papanganak ba kung magwawakas na rin naman ng daigdig, di ba? Verse 44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ni numan, dudurugin nito at ganap, nawawasakin ang iba pang kaharian. At mananatili ito magpakailanman, kahit hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. So yun nga mga kapatid, no? Sa China, isa sa mga malaking bansa to, no? Marami pang ibang bansa na sobrang overpopulation din eh. Pero kung ganito nababawasin yung birth rate sa kanila, sa Japan nangyayari nga rin, na rin yan mga tol. At kung siguro masasaksihan natin yan sa buong mundo, baka nga yun, no? Tanda siguro na malapit na talagang ang katapusan. Well, hindi ko alam kung kasama yun sa mga palatandahan, pero kung imagine mo, di ba? Kung darating ng Panginoong Jesus at wawakasan ng daigdig, bakit may maipapanganak pa, di ba? Baka yun ay magiging way na rin, no? Bilang palatandaan sa ating lahat. Well, yun ay naisip ko lang naman ngayon lang, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito at bilang isang tao sa namumuhay sa mundong ito, mga tol? Ano ang masasabi mo dito sa videong itong napanood natin? Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!